What's up mga kaasang, welcome back to my channel. At for today's video, mag random vlog muna tayo dahil susunod ko na yung ating monthly update. Pero bago ang lahat, syempre dapat linis muna natin. Pero yun nga, hindi ko pa rin nalilinis lahat. Itong part na to nalinis ko na, pero may mga kulang pa dyan. Medyo madulimi pa yan, madidilaw yung mga tampo dyan. So kailangan ko muna linisin. Tapos yun, mag vlog muna tayo ngayon dahil meron akong gagamutin. Dahil yung isa nating isla dito ay nagkaroon ng hexa, no? So ayun, kailangan ko nang i-gamutin yun dahil parang ilang araw na yata, ilang araw ko na siya napansin na ganun. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras talaga. So, ayun, pakita ko muna sa inyo, no, tapos pakita ko lang sa inyo kung paano ko siya gagamutin. So, yun mga kasang, no, yung isda ko dito na berries, siya yung nagkaroon ng hexa. Hindi ko alam kung bakit, parang minakain kasi siya. So, kung makikita nyo yan, may mga poop pa rin naman siya na maayos, pero may mga puti na. Tsaka kung mapapansin nyo, medyo maputla na yung kanyang kulay. Yeah, putla na siya. Di na rin ito masyadong kumakain guys, no? Pero nawala yung binigay ko sa kanya. Binigay ko siya isang pellet kanina eh. Nawala. Pero kitang kita nyo talaga sa kulay niya na hindi siya okay. Kasi yung ganda na kulay nito eh. Ayan, ang putla na niya. Ngayon, bibilang ko siya ng gamot. Dahil wala akong stock ng gamot dito, bibili ako ng metronidazole. Siguro mga 5 piraso. Tapos ililipat ko muna to kasi kailangan ko to ilipat. Kasi masyado malaki ang tank na yan. Marami tayong masasayang dyan na gamot. So ililipat ko muna siya dito sa 10 gallons. Gagawin kong hospital tank muna to. Alisin ko muna tong HB4 dyan. Baka ilipat ko siya dun. So dito ko ilalagay yan. So ayun, i-ready ko muna kaya. Okay, ready ko muna yung paglilipat. Ilipat ko muna siya ngayon. Tapos, bibili akong gamot. Kailangan natin ng panghuli. Siyempre. Lipat muna natin ang isa nating HB4 grow-outs. Napapahuli ah. Itong HB4 yung own breed ko, yung huli kong na-breed, anak ni Zildjian. May konting natira sa akin, parang ilang peraso. Ayan na. Own breed ko yan. And I'm proud of it. Ayan na. Ayan. Anak ni Zildjian yan. Hindi ito for sale. For tips na yan. Dito ka muna. Subihin natin ito. Sana madali lang. Hirap pa si ulihin ito eh. Mapalag ito eh. Okay. Here are... Nagka-hexa na rin ito dati. Survivor ng hexa to. Pero mas malala ngayon kasi nung dati naagapan ko agad eh. May stock kasi ako ng gamot noon. Eh ngayon wala akong stock ng gamot. Kaya kailangan bumili pa tayo. Paano natin baka tumalon. So, 10 gallons siya. Bali ang magiging setup ko dito. Ayan nga, 10 gallons. Sponge filter, lalagyan ko ng gamot. 10 gallons kasi isang ano yan, isang tablet lang yan. So, bibili ako kahit mga 5 siguro. Every 3 days, papalitan ko ng tubig, tapos magdadagdag ako ng gamot. Tapos, syempre, update ko kayo kung ano mangyayari dito sa paggaling nito, kung gagaling ba to. Pero sure ako gagaling yan. Gagaling pa yan. So, ayan, bili muna tayong gamot, guys. Grabe, sobrang init sa labas. So, punta muna tayo sa botika. O nga pala guys, no, tip ko lang sa inyo. Kung sakaling bibili kayo ng metronidazole, kailangan kasi talaga ng reseta nun. So, kung bibili kayo, try nyo bumili dun sa mga, ano, yung mga pharmacy na hindi gaanong malaki. Alam mo yun, yung parang tindahan lang na pharmacy.
Kasi medyo mas madadali kausap yung mga tao sa ganon kaysa dun sa mga sikat na drugstore natin. Siyempre, kumpanya yan, may ikot talaga yan. Pero yung mga pharmacy na alam mo yung parang sari-sari store nga, sila na rin kasi mismo yung may-ari nun. So, ayun. Napagbibigyan naman tayo. So, sa ganong pharmacy ako pupunta kayo. Pangarap kong bahay, oh. Sana magkaganyan tayo. So yun guys, nandito na tayo sa butika. Yung butika na yan, lagi ako nabili dyan. So kilala na rin nila ako, na alam na rin naman nila na pang isda lang talaga yung binibili ko. Kaya pinagbibigyan nila ako palagi. So ayun, hindi lang ako makakuha dito pag wala silang stock. Pero kung meron, madali lang ako makakabili ng Metro Nido. So 2,000 years later. So yun guys, no. So yun guys, no, nakabili agad ako Metro Nido Sol na ibang brand to. Plagex. Basta niyo ba? Basta yun, bumili ako ng 5 piraso. Siguro gagaling na siya nito sana. Ang bili ko dito is 10 pesos each. Pero kung bibili kayo sa mga ibang branded na ano, 3 pesos lang yan yung ganyan, yung generic. Tapos ang branded niya yung Plagile, yun na medyo mahal, parang 30 pesos. Pero okay na sa akin to, no, 10 piso. So ayun, uwi muna tayo. At ayun, bago tayo umuwi, no, bukas yung aking barbershop, yung suking barbershop ko, pagupit muna ako dahil medyo mahaba na aking buhok. A few moments later. At so yung mga kasang, no, ganong kabilis lang. O, uwi na naman tayo ulit. Ay, dito. Dito. Ayun, uwi muna tayo. So yung mga kasang, no, dito na tayo ulit. Dala na natin ang gamot. Bali, 5 itong binili ko na Plagex Metro Nidazole. Kung mababasa nyo, medyo blur lang, hirap i-focus. Metro Nidazole yan, yung generic brand niya, Plagex. Kailangan natin ng cup na to. Dito natin lalagay ang gamot. Kuha tayo ng mainit na tubig dahil mas madali tunawin yung gamot sa mainit na tubig. So ayan, i-dissolve muna natin yung isang tablet sa mainit na tubig bago natin ilalagay sa tank. Ayan, o, kung mapapansin nyo, ang bilis nyo matunaw. Kasi kung ano, kung i-direct nyo lang yan sa tank, hindi yan masyadong matutunaw agad. O hindi talaga siya halo sa tubig. So kailangan i-dissolve nyo muna sa mainit na tubig talaga. 2,000 years later. So yung mga kasang, no, tunaw na siya. Mga ilang minuto lang to, siguro mga 2 minutes lang. So yung pwede nyo na siya ilagay direct doon sa tank na merong may sakit. So yung kung mapapansin nyo, may mga parang powder pa, hindi pa siya ganun kapino. Ganun talaga yan guys. Hindi talaga siya yung humahalo talaga na natunaw na tunaw. Ayun yung kung makikita nyo, may mga particles. So yun, kaya mas maganda talaga i-dissolve muna talaga mainit na tubig yan bago nyo ilagay. Yun, sana gumaling na to. Gagaling yan, tiwala lang. Hindi pa naman siya ganun kalala eh. Ayun, oh, mapapansin yung putla niya talaga, oh. Pero gagaling yan, tiwala lang talaga. Kasi pag sinukuan nyo talaga, kunyari mayroong ganito yung isda nyo, tapos sinukuan nyo, mamatay talaga yon. Pero kung hindi nyo susukuan, lalaban talaga yan. So yun mga kaasang, no, pag-usapan na rin natin yung sakit na hexamita. Ano nga ba yung hexamita? Yun yung sakit ng flower horn na kung saan meron silang internal parasite. Meron silang bulate sa tiyan, no, yun yung pinaka maiksing ano nun, paliwanag na meron silang bulate yung maliliit sa tiyan. Kung saan kinakain nun yung mga pagkain na kinakain nila, so hindi nila na-absorb yung nutrients na ibinibigay natin sa kanila. Tapos ang mangyayari niyan, mawawalan sila ng ganang kumain. Tapos ayun, mamumutla sila. Ngayon, ang pinakagamot talaga dyan, Metro Nidazole. Kasi yung Metro Nidazole, yun kasi yung anti-protozoal yun eh. Yun yung pumapatay dun sa certain bacteria, ay certain worm na meron yung mga flower horn natin na may hexamita nga. So ayun, kung mapapansin nyo, meron yung mga brands na Cock God, merong mga Clear na ganon. Metro Nidazole lang din yun guys, no. So tingin ko yun at yun din talaga yun. Tinunaw lang na ganon. So yun, pwede rin naman yun kung mas madali kasing bilhin yun kesa sa Metro Nidazole na kailangan mo nga ng reseta.
Ano, ngayon guys, no, ang pinakauna nyo mapapansin pag merong hexamita ang inyong alaga, mawawala ng appetite yan. Hindi yan kakain. Alam mo yun, yung kahit anong bigay mo, makikita mo, hindi niya papansinin yun. Tapos lagi siyang nasa sulok. Tapos yun, pag tumagal pa mga ilang araw, mamumutla na yan. Kung mapapansin nyo itong berries ko, medyo mapula pa siya, pero hindi ganyan ang kulay talaga niyan. Medyo maputla na yan. Hindi stress yung kulay niya eh. Iba kasi yung stress eh, mayroong stress mark. Ito, namumutla talaga yung balat niya. So, yan yung mga sign na may hexamita yung inyong isda. Kaya pag napansin nyo na ganun yung isda nyo, gamutin nyo na agad. So, yun nga mga kasango, nakalimutan kong banggitin kanina. Yung hexamita guys, nakukuha yon usually sa mga ano, sa mga pagkain na ano, yung madudumi kagaya ng yon, yung mga bloodworms, yung mga tubipex na hindi nalinisan. Tapos pag pinakain nyo sila ng mga ano, ng mga live food, tapos hindi sila natunawan agad, nagkakaroon ng worms. So kaya mismong yung pagkain, yun na mismo ang may dalang sakit. Bali, yun nga, kaya kailangan mag-iingat kayo sa pagbibigay ng pagkain sa inyong mga flower, no? Kasi nga, mabilis silang magkasakit talaga pag nakakain sila ng madudumi. Actually, yung isda ko na yan, pellet lang talaga yung kinakain niya, pero pinakain ko siya ng guppy na patay, kasi nakakita ko ng guppy na patay na akala ko okay lang. Binigay ko sa kanya. So yun, tingin ko, dahil doon, nagkaroon siya ng hexamita. Kasi baka hindi na fresh yung ano, yung guppy. Matagal ko na rin naman ginagawa yun pag nakakita ko na namamatay kong mga guppy. Nilalagay ko lang sa kanya, no. Pero this time kasi hindi ko alam eh, baka matagal nang namatay yung guppy na yun, siguro mga isang araw na. Tsaka ako lang naibigay sa kanya. So yun, may dala na siyang parasite. So hindi talaga recommended yun. Kaya ayun guys, mag-iingat lang kayo sa pagbibigay ng pagkain sa inyong mga alaga. Pag magpapakain kayo ng live food, kailangan malinis. Kung raw food yan, kailangan malinis para sigurado na hindi magkakasakit ang inyong alaga. So yun mga kaasang, no, i-update ko na lang kayo sa mangyayari kung gagaling ba agad yung ating ginagamot sa hexamita. Tapos yun, maglinis muna ako ng aking map sa labas para yun, bukas makapag-bucket update na tayo. So ayun guys, hintayin nyo na lang, no. Tapos yun, sa mga hindi pa na-subscribe sa aking YouTube channel, click nyo lang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pang mag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos tapusin na natin ang video na to, pero bago natin tapusin, nandito na ang yung mga shoutout. Shoutout po kay Hans Tesorio. Shoutout din kay Sir Arnold Tan. Maraming salamat sa pagbili ng mga guppies. At kay Jude Aringo. Shoutout sa iyo. First comment. At so yung mga kaasang, maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa susunod na video. Peace out.